mo pag dadating ko dito po, no, tapos ang dinami lang po niya, yung ulo na, hindi po namin alam, may problema siya. Kay lagi mo siyang maaasahan, isa din siya sa ating kalingap, nahangad tumulong din sa mahirap. Nelson Black. Ayun mga kalingap, isang magandang araw po sa lahat. So andito po tayo kay Nanay Ninita. Andito po sila Tritz. Ayan sila oh. Tapos si Ate Helen, saka si Ate Kagawad. Ayan, tapos si Kuya Marlon. Hey there. Ayan, Noni. Subscribe to my channel. And also press this bell ayan, icon. Saka si Kuya Marlon. Ayan, may kakausapin tayo dito mga kalingap. Si Ate. Ayan, ano pangalan niyo Ate? Mary Joy. Mary Jean. Mary Joy. Ay, Mary Joy. Ayan, oh, ba't malungkot ka? May problema si Ate. Ayan, yan, sa anak po niya. Yung dati po yung anak na vlog ko po, no, yun, naglalaro po sila sa baba. Kasama po siyang na-vlog ko dati. Ayan. Kamusta naman po Ate Mary Joy? Ano, medyo okay na po siya ngayon pero pag napasok po siya ngayon. Pag pumapasok sa school? School? Ano po, ang check up po niya every second week. Yung nakaraan po magpa-CTS po. Bago po, ay ano po. Ano po, yung August 29 hospital po siya. Nag-CT scan po kami. Uh-oh. Tapos, ano, naglabas po kami ng September 10. Nagpunta po kami ng Naga. Ano, eh, nasaktuhan po na nakalib yung doktor. Uh-huh. Nagpunta na po kami, katapusan na po ng September. Uh-huh. Tapos, na-requestan ulit po kami ng CT scan. Uh-oh. Tapos po, sabi po ng doktor, magpa-CT scan. Nung nadala po namin yung CT scan, may problema. Kaya kailangan po daw ng EEG. EEG. Opo, pina-EEG po niya. Normal po yung sa EEG niya. Tapos po, sabi po ng doktor, para daw po masyadong clear, magpa-CT scan daw po ulit kami. Uh-oh. Para hindi na daw po kami magpa-MRI. Tapos po ano, nagpa-CT scan po kami. Clear man po yung CT scan niya. Tapos ngayon, dire-diretso po ako. Ano ba nangyayari sa kanya? Ba't nagkaroon siya ng gano'ng sakit? Hindi po nangyayari. Biglaan? Nung na-vlog ko sila, wala pa siyang gano'ng sakit? Wala pa? Matagal na rin yun eh. Opo. Matagal na rin. 1 year na. Opo. Napanood mo ba yan? Opo. Ano yun na po, yung nakenta siya sa akin, ma, may nagbigay sa akin vlog. Ano, parang 20 pesos. Wala na sabihin, nakakaya. Hindi, joke lang. Tapos po, ano, nung hospital po siya, hindi na po na kami nakilala. Hanggang ngayon, may time po siya, wala siya sa sabihin. Ah, ganun? Minsan po, nakikipagkwentuhan po siya sa amin. Uulitin po, ulit niya. Ma, sabi ko siya, ano nga yun, ma? Sabi ko, yung pinagkikintuhan natin sa school. Ma, sabi ko siya, ay, limot na ako. Hindi mo ganun po siya. Tapos may pinupuntahan po kami. Ay, sabi po kami, sabi daw kay papa niya, nagpunta kami doon yung papa. Pero kilala lang po niya. Tapos, saan nga yun, ma? Sabi ganun po. Anong sakit yun, Ate Mary Joy? Epileptic. Epileptic? Ay, ano yung sa isip? Opo. Sa epilepsy, na-block out sa isip. Wala sa sarili. Kasi daw po may uri daw po yung may uri-uri naman. Hindi naman daw po yun sabi epilepsy yung naglalaway nila. Yung sinusumpong, hindi naman siya sinusumpong? Ang ano po niya, ang pag-seizure po niya, ano, iba. Iba? Opo, ang seizure po niya yung na sinisikmura. Oo. Sinisikmura po siya tapos may ilo. Ah, kasi may na-vlog po, may na-vlog ako epilepsy. Huh? Yung sinusumpong siya yung pag sinumpong siya yung nangingisay. Ganun ba 'yon? Hindi. Ay hindi sa ganun. Pag sinusumpong po siya, nasakit ang ulo tapos pinanghihina po siya. Tapos yung kabaak na paa niya, hila lang po. Hindi po yung totaling pantay. Hila po niya yung hila-hila yung paa niya? Isa? Parang, di ba, ang paa natin pantay. Sinumpong po siya, parang naganon. Parang naghihiwalay, ganon. Opo, ganon.
kailangan po ngayon pagpunta po namin sa Naga. I-check yung puso. Ano yun ang problema po. Naiyak po. Naiyak? Na ano po. Naninigas. Ah, ganun? Sabi po nung doktor, baka daw po may problema. Ito sa'yo! Wow, naman. Ano pangalan ng anak mo? Princess Mating. Princess Mating. Ilan taon na siya? 10. 10? 10 po siya ng 20. Anak mo yun? Kukulit. Ang kukulit eh. Yung dalawa na yun, anak mo? Hindi. Ay, isa lang. Ilan, bali, ilan ang anak mo? Dalawa po. Dalawa. Bali, asawa mo yung kasama mo kanina. Anong trabaho ng asawa mo? Ngayon po, wala. Wala? Nagdadagat po siya ngayon. Nagdadagat? Kasi yung may pina-check up akong epilepsy, ngayon hindi na siya sinusumpong. Kaso yung nangingisay nga lang yun. Ay hindi. Eh, iba naman, iba na. Epileptic po yung sa kanya. Ay ba, magkaiba yung epilepsy sa epileptic? Opo, yung epilepsy kasi sa utak. O, yung epilepsy sa utak. Yung sa anak mo naman sa... Yung epileptic sa utak. Sa utak din. Yung epilepsy daw po yung lumalaway. Siya naman po hindi. Pag siya... Ah, yung anak mo epileptic? Opo. Tap... Hindi naman po siya. Hindi siya sinus, hindi siya nagkingisay. Hindi po. Pag nagsisisure po siya kasi ang tawag po ng doktor, pag ang tawag po ng doktor, seizure, yun po ang tawag po. Pag na ganun daw po, ibibidyo namin, tapos isisulat namin, para makikita daw po Papanoorin ng doktor. Opo. Tapos po ano, para daw po yung gamot kung ano yung ibibigay ng doktor na gamot para alam niya yung ibibigay. Ano nga po, mabalik, dapat po ang balik namin December 14. Uh-oh. Eh, na-adjust po namin ngayon ng December 2 at mabilis po yung pag-seizure po. Mabilis yung masakit ang ulo niya, mabilis yung ina-atake. Kawawa naman. May time po siya, hindi na kami kilala. Busog! Kaya minsan nalulungkot kami. Minsan may time po siyang paulit-ulit siyang magsalita. Ang ganyan. Bali, ilang beses na in-hospital yung anak mo? Isang beses lang po noong August 29. Uh-oh. Tapos po dinala po niya sa neurology sa Naga. Uh-oh. Ang sabi po ng doktor, ano daw po, 2 years to 3 years. Sabi ko, kumain o pagkain. Observation pa daw po ang mangyayari po sa gamit. At ngayon po, iba po pa ng pagkain. Diba? Pag umiiyak po siya, almost 1 hour, 1.5 hour, ganun po. Pag umiiyak? Opo. Tapos pag umiiyak na siya, naninirigas na yung kamay niya. Tapos yung hininga niya, paisa-isa na lang po. Yung feeling mo baga po ay sinusumpong ng atake. Mm-hmm. Ganun po. Tapos pag umano na siya, pinanghihina na. Yung lupay-pay na po yung katawan niya. Kawawa naman. Opo, hindi na po. Ang ginagawa po namin, kinakarga na lang namin. Tapos... yung para baga pong pinanghina ng pamilya. Minsan po, ano, yung gamot po niya, maintenance po yun ay yung gamot niya. Ngayon talaga yung ano, dere-derecho. Hindi ko po alam. Dere-derecho na siyang sinusumpong? Opo, minsan napalipas lang yung 2 araw. At ako na naman, iba na kasi po ang ugali na ngayon. Kaya naawa nga po. Kaya sabi ko nung doktor, ngayon daw pagbalik po namin ng December 2, papatingnan daw po namin ang puso. Kung bakit daw po, pag umiiyak siya, naninigas. Tapos po yung hininga niya iba. Mm-hmm. Yung parang paisa-isa. Uh-huh. Yung po ang gamot po niya, tapos po, ang ano nga namin, ang pinaproblema namin daw, ang mahal po ng check-up po sa neurologist na po. 850, yung PWD na po yung anak ko, 650, tapos bukod pa po yung bayad namin sa kamay. Pagkain, pang year siya nagkasakit ng ganyan. Year 2022, bigla lang. Biglaan. Paano siya nagkaganon? Una po, August 2, pina-check up po namin siya sa Barrios. Kasi nga po, nagsasakit daw po ang tiyan. Tapos, pagpa-check up namin doon, didiretso po ang gamot niya. Didiretso. Hanggang sinusuka po niya yung gamot niya, hindi niya kaya, nasakit ang tiyan niya, hindi na siya nakakakain. Tapos po, pina-check upan ko po ulit. Hindi na niya iniinom yung gamot, tapos namayat na siya. Tapos po, yung hindi naman yung payat na payat. Baka hindi siya hiyang doon sa gamot. Tapos, mas, higa, tulog na lang po siya ng tulog.
Opo, in almost 2 weeks na ganun po siya. Sabi namin, sabi ni mama na, ano na ba yung anak mo? At pagdating ko dito po, no. Tapos ang dinanin lang po niya, yung ulo na. Hindi po namin alam, may problema na. Tapos 29 yun. Ano nangyari sa ulo niya? Mayroon po yung parang konting ano, damage sa, dito sa pipe po. Bakit daw nagkaganon? Hindi po rin namin alam. Hindi rin daw po alam ng doktor kung bakit. Anong sakit sa ulo niya? Ano may po, findings na? Mayroon po siyang ano, mayroon po siyang nakitang parang pilat. Ang findings ng doktor, epileptic. Epileptic? Ay. Ano yun? Ano ba yun? In-extray nila yung ulo? Ano lang po, CT scan. Pero parehas yung iniinom na gamot na nung nirisita ni doktor doon sa ano mo, sa pasyente mo. Karba lang po. Karba lang yung iba, sa ano. Iba yung iba? Sa kanya. Ay, iba yung binigay? Hindi, iba naman sa kanya eh. Kasi yung sa kanya, ay yung sa anak niya, hindi siya sinusumpong. Hindi siya nangingisay. Nangingisay? Hindi. Ay, hindi nangingisay ang anak mo? Hindi. Ano po siya, na ano lang, pag na, ano po siya, naiyak, manigas. Ha? May lupa lang daw yun. Ay, ganun? Siya nga daw po, sabi po nung doktor, buti daw po hindi namin pinabayaan. Ah, pero pag yung hindi pinabayaan. Ha? Lagi dapat laging busog niya. Oo, pala, dapat palaging busog. Ay, yun nga ang ano ko sa'yo kanina, baka nagutuman, kaya nagkaganon siya kasi ano naglaro yun, ng laro. Kahit po may pagkain kami, pag ayaw niya, ayaw niya. Ay, kaya pala. Wala po siyang pakialam sa pagkain. Pag busog pa, pagkaya pa niya, hindi siya kakain ng kanin. Hindi man po namin. Hindi tama yung sinasabi ni Kuya Nuni. Opo, gani. Alika dito, Kuya Nuni. Magbigay ka ng advice sa kanya. Oo, bigyan mo, Kuya Nuni. Advice mo si ate. Advice mo si ate. Kasi hindi daw kumakain yung anak niya. Kaya nagkaroon ng ganun eh. Ngayon nga po, pag pinagbawalan po ng doktor na magpalipas ng pagkain, pag pinilit po namin yun, iiyak yun, halos isang oras. Ayaw niyang kumain, ganun. Opo, nag-aaway kami. Sabi ko, hindi nga anak pwede yung ganyan kasi aabutin ka ang nangyayari po niyan. Umiiyak siya, naninigas na. Ilang taon na yung anak niya? Yung ano na po? Ten. Ten. Yung pag nag-iyak siya, yung daliri niya, yung para baga pong namamild stroke. Nakagano na lang po siya. Ay, ano yun? Mag-alam ka na naninigas yun. Sabi kasi po nang doktor, wag daw po namin pasasamayan. Ay, ano na yun? Epileptic na yun? Oh, epileptic na. Ah, mapupunta na sa epileptic? Oo, kasi nanigas siya. Epileptic na nga po ang ano. Ganun yung, ganun kay Jason? Oo. Pag ganun, ito ang aanihin mo. Tapos, di pag hindi siya naulian, itong, ano yung babae? Magaling na nga, hindi nga siya, hindi na sinusumpong. Hindi na. Pag sinumpong siya dito muli oh, siya. Hindi na. Saan? Ano man po siya, hindi naman po siya. O, palagi may dala akong pagkain eh. Pero siya nga. Meron man kasi hindi niya nalaway. Pag sisyo po niya ay ano lang. Yung parang tigas lang po yung tapos. Tapos nawawala yung ano niya. Pag siya nawala yung sa sarili niya, lakad yan ang lakad. Kung saan niya napunta. Ay siya po iba. Pagka sumpong po niya, tumutulog. Matutulog. Pagising po niya, wala siya sa sarili. Iba-iba man pala. Kaya nga po, epileptic man po yung sa kanya sa isip po kasi niya. Kal ito mga kain ito ay yakal. Kaya po ngayon December 2, balik. Papal kayo. Kal po ito? Mapaano mo ito. Po yan? Mapacheck. Kung nga po, sana gumaling na at ang hirap pag MRI na. Oo, mayap. Iaano rin daw po, i-admit pa rin mag eh, mahirap yun. Sa pagpati sobrang mahal mo. Oo, mahal. So, ano po, umabot ng 35 ata. 35? With contrast po. Kaya nga po ngayon, kung pumasok siya, pumasok. Kung hindi, hindi. Katulad kanina, pumasok na naman po siya. Nagsakit na naman ang ulo. Pag yung nasusubrahan po siya ng kainisip, namin po yung nangyayari sa kanya. Masakit ang ulo, nahihilo, pinapanghina. Yung bahay nila doon, sa gawa doon. Sa kabila. Bali yung anak niya dati, na-vlog ko na. May naglalaro dyan sa baba, pinuntahan namin. Sino ba'y kasama ko dati? Si Kapeso? Si Kapeso? Oo. Pumunta kami dito kay Nanay Ninita. Ako yung driver niya dati.
Yun, bibigyan kita ng kunting tulong. Kunin mo na. Hindi na, kunin mo na. Oh. Itong 2022 lang siya nagsinumpo. August 29. Yan, sana makalingap. Yan po si Ate Mary Joy, yung anak po niya, 10 years old, no? Si Princess. Yan po, may epileptic din po siya, kaso lang kapos sila, kapos sa budget po, mga kalingap. Yan, baka may gustong tumulong po sa anak po niya. Ayan, at yung kay Jason kasi, yung na-vlog ko kay Jason, simula nung pinachika po siya, hindi na siya sinusumpong hanggang ngayon. Dalawang buwan na yata, mag-iisang buwan na. Dati yun, ang iniinom yun, tatlong beses ang araw, kaso sumasakit yung ulo niya. Pero isang beses na lang isang araw. E ngayon din na raw sumasakit yung ulo niya. Yun nga po, ba't ko kaya ulo ang inaan? Baka kuha yung dosis ng gamot na iniinom. Hindi po, malakas. Ganun talaga po yung simula. Anong hindi nyo pa pina-check up? Simula po nung pina-check up namin, sa isang gamot, pinaghahati lang po. Two times a day. Yung bibig sabihin po, isang tabletas. Maghapon na po yung iniinom. Maghapon na. Bali, ilang gamot ang iniinom niya? Isa lang. Isang klase lang? Carba lang. Carba? Carba na lang po yung gamot niya. Kaya nga po, sabi po nung kasabay ko, bumalik daw po agad ako sa Naga para daw madagdagan yung gamot at ang bilis na nasusumpong. Pag nasusumpong po siya, maiiyak. Ano yung oras na oras ba sinusumpong siya? Hindi naman. Isang araw, isang beses. Ay, isang araw, isang beses. Tapos pag may hiningi po siya sa amin, kailangan. Ibibigay mo? Kapag hindi, ano bang mga gusto niya na pagkain na... Ano po, yung andi po, pag may gusto po siya bilhin, katulad ng mga laruan, yung mga ganun. Anong mga laruan? Yung malalaking stuffed toys. Malalaki pong teddy bear. Yung ganun, pag gusto po niya, gusto niya. Gusto? Hindi naman nga pwede. Katulad niya, walang trabaho sa papa niya, walang tao. Ay, ngayon, anong gusto niyang laruan? Yung... Gusto po talaga ng pinghilo, nandun po sa LP. Ano? Hindi naman po kami humihingi ng kung ano. Gusto ko lang po matulungan siya sa pagpapagamot. Ilang gamot lang, yung gamot lang para matulungan siya. Kawawa naman siya, batang-bata. 10 years old? Ngayon nga, katulad kanina, pag gusto po niyang umuwi sa bahay, uuwi siya. Wala po siyang pakalam sa teacher niya. Hindi siya nagpapaalam? Napaalam po siya. Pag nakita niya na po ako, mauwi na ako. Masabi na lang po sasabi. Yung teacher. Sige na, Joy, sama mo na yan. Ganun na lang po yung teacher. At niintindi naman po nila. Alam naman niya. Kasi nanghihingi po ako ng certificate para ibigay po sa school. Ang pasok lang po niya once a week. Kung gusto lang po. Pag napasok siya, nahihilo. Kaya sabi niya, sir, wag po na daw po. Huwag mo na papasukin kung ganun. Sabi po principal, wala naman na daw po ngayon mong chula. Face-to-face. Kaya yun lang po ang gusto ko po. Yung talagang mga ano ko siya sa pagpapagam. Mapatingnan ko yung puso niya, kung ano talaga yung ano. Kung ba't, pag ba't kung umiiyak siya, nasikip ang hininga niya. Tapos pa isa-isa ang hininga niya. Ganun lang po gusto namin malaman. Kung bakit gano'n. Tapos pag nasusubrayo siya ng pagod, nahihilo, sumasakit ako. Ayun mga kalingap, baka may gustong mag-share ng blessing yan kay Princess. Yan po. Nakakaawa naman po yung bata. 10 years old po siya. Ayun. At pa epileptic. May epileptic. Epileptic symptoms. Epileptic symptoms. Ano pa yung
Pagpunta ko po, nampakita ko sa yung mga CT scan. Hindi ko marunong magbasa ng CT scan. Nandun po pati yung nasal ko ng EEG. EEG? Grabe naman. Samantalang yung pinacheck up ko si Jason eh, hindi mag-control lang. Buti nga ni po, nung nasa ospital kami, ang request ko sa amin, MRI. Ha? Opo. Mahal naman. Nag-iiyak na kami sa CT scan. Saan kami kukuha ng ganito palaking pera? Kasi nagtanong-tanong na po kami. Almost 30,000, 28,000, mga ganun po. Tapos sabi ko naman, i-try na muna natin kayong EEG, tanong muna natin sa doktor kasi wala pa naman tayong sapat na pera. Yun, ini-EEG po siya, normal. Tapos nung nag-CT scan po siya, mayroon talaga po damage yung kabaan. Tapos nung nagpa-CT scan ulit po kami, almost 1 month, nag-normal na po. Tapos ngayon, baka na naman pa ulitin kami. Ganun yung mga nangyayari sa kaya. Kung kaya, subukan natin patika pa yung Tura Tourist. Kaso naka-schedule na kayo dun, di ba? Kay doktora. Schedule na kasi kayo. Wala naman po kami problema sa kaya. Ah, wala. Ibigyan lang po namin siya ng pangkain. Sa kaya, anong sasakyan ang ginagamit? Ambulance. Ay, sa barangay? Sa munisipyo. Sa munisipyo. Buto kami. Madali lang naman po pag mini kami, approve niya agad po ni Mayor. Kasi kilala po si Pablo. At lalo po kami po. Kaya pasalamat din po kami kay Mayor at hindi po kami pinapabayaan. Kasi kung magkukumit po kami, mahirap. Oo nga, mahirap. Umaalis po kami dito ng 5 ng umaga. Minsan nakakauwi po kami 5 din. Or ang 7 gabi? Po. Kasi po, napunta po kami dun at para mag-aga kami ng pila. Kasi hanggang 15 pasyente, ay 25 na pasyente lang po. Paano pag hindi kami umabot? Oo nga, babalik ulit kayo. No? At may schedule lang po si Doktora MPFW. Yun lang po ang schedule. Ganon din yun dun sa Kuwan. Sa may daib. Tapos pag naubusan po siya ng gamot, hindi kami makakabili basta-basta. Kailangan po yung reseta ni Doktora na pang 1 month, mabili namin yun. Pag lumampas na po yun, ginagalitan ka. Kailangan po, mga 2 araw pa, bumabalik na kami. Saan niyo binibili yung gamot niya? Sa kay Doktora na rin? Hindi. Ay, hindi. Doon po sa ano, sa pharmacy. Ah, sa pharmacy. Kasi yung binili ko kay doktora na rin. Sa pharmacy po kami na nakakabili. So andyan niya ngayon yung anak mo? Okay. Andyan. Makita ko sana. Kaso lang malayo yung bahay niya. Sa baba pa yung bahay niya mga kalingap eh. Ito sa kabilang bundok. Yan lang. Kabilang bundok, di ba? Pag nagpunta po kayo, tanong niyo lang po yan. Anong pangalan? Mary Joy. Sige, sige. Pag kumusita ako dito, sa Facebook ko din po, Mary Joy Bella. Mary Joy Bella? Chat mo po ako kung pupunta po kayo. May signal ba dito? Opo, mayroon naman. Lagi po ako. Ano yung globe? Po? Globe? Lahat po meron. Ah, meron kahit dito? Dito SIM? Opo. Ba't wala yung dito SIM ko? No, wala nga po ngayon ang signal. Ah, wala? Opo, wala ngayon ang top end. Ayun. So mga kalingap, po, tulungan niyo po yung anak ko na may sakit na bigyan niyo naman po kami ng para magaling po yung sakit ng epileptic symptoms. Yun lang po ang hinihingi namin para po, at wala po kami ngayon yung trabaho yung asawa. Dati pa ano trabaho ng asawa mo? Nagdadagat po. Ah, nagdadagat? Tapos ikaw sa bahay lang? Ano po ako, nag-tipo-tipo na po. Nag-online business po. Ah, ano yung online business mo? Kung ano-ano po. Kung ano po mga pagkakakitaan at kung ano yung maitutulong ko sa pamilya. Oo. Saan ka kumukuha ng pang-online business mo? Ano man po ang ginagawa ko po, payment first. Pag wala po silang bayad, hindi ko pinapadala. Kasi tama. Wala po man akong puhunan. Oo nga, tama nga yun. Kung may puhunan po ako, pwede. Dati po, nung namuhunan ako sa damit, magtitinda po ako ng damit kaso hindi ako binarayaran. Hindi ka binayaran? Kasi yung tubo ko, wala. Hanggang ngayon? Ang dami ko pong pautang, hindi nila binabayaran. Singgilin mo? Man, wala rin naman po sila. Ah, taga rito rin din sila? Saan ka mag-anak mo? Kaya, pag wala. May makakain ba yung anak mo doon? Sino kasama ng anak mo doon sa bahay mo? May naglalaro. Ay, naglalaro?
kung paalis na kami. Blessing yan sa amin. Buti nakita kita. Sabi, ayaw pang magpa-interview kanina. Nahiyaman kasi mo. Kahit na ano, kahit wag na po kami, kahit yung anak mo na lang. Una lang po ang ano namin, kahit yung anak mo. Kasi kaya man po namin ang sarili namin. Yung anak ko talaga, hindi po namin pinakaya sa pinansyal. Minsan, kailangan po pag mapanaga kami, may pera kami. Oo, siyempre. Hindi naman po pwede namin maalis kami. Walang pera mo. Ayun pa naman po pag may ginusto. Gusto pag, opo, pag sinabi ng daan tayo mas si Jollibee, pag hindi ko yung dinaan, iiyak yun simulan daan hanggang panganiban. Hindi ko yung kakain. May iiyak? Opo, hindi yung kakain ng kanin, hindi yung, hindi kami po naniintindihin. Ganun po ang ugali niya ngayon, pero sobrang bait po ng bata. Eh nung hindi pa siya nagkaganyan? Mabait. Mabait. Opo, kasi with honor yun sa school. Magaling pala siya. Kid honor po. Kaya nga, nung na-hospital yung sobrang iyak namin, halos hindi po kami nakikilala. Opo, masabi po yun. Sabi na mama, sabi na niya sa, oh, ano na, kilala ko ako, mama, anong pangalan po? Hindi po ba niya? Opo, yan, sabi sa iyo na, iyak kami, kahit po yung kapatid niya, hindi po niya kilala. Eh, kayo hindi rin kilala? Sobrang hirap na dito sa bata. Kawawa naman, bata-bata pa niya, may epileptic na siya. Opo. Nag-birthday pa lang po yun nung 13. 13? Opo. Gusto niya ba yung Jollibee? Pagkain, anong gusto niya? Para pag bumunta ko dito, mabilihan. Hindi ko po alam sa kanya kung anong gusto niya. Kasi pag napa, paano po kami? Pag napa-center po kami, ang gusto niya binibili yung mga pagkain na pastiko, pizza, yung mga ganun. Pizza? Jollibee. Jollibee, ah, sige. Para makita ko yung anak mo. Okay. Ah, pagbalik ko na lang, puta ko dyan sa bahay niyo. Malayo, sa baba pa kasi eh, ng bundok. Pagtawid mo po dyan ng sapa, ahon ka po pag gano'n. Malapit na. Nakita ko na yun yung mga bahay doon eh. Nung na... Nakausap namin yung mga bata dyan, nakausap. Sa ano po kami, December 2 magpapacheck? December 2? Buti nga po mayroon na siyang PWD ID. Ah, mayroon na? Nagkakaroon po kami ng discounted sa mga lahat ng ano. 850 po ang check-up niya, nabayad lang po kami 650. Tapos po sa gamot, halimbawa po, nagbili po kami ng 30 pieces. Na-discount po kami ng 40 pesos, 50 pesos. Malaking bagay na rin po yung sakit. Nabibili pa rin niya yung gusto niya. So, yung mga kalingap, baka gustong may mag-share ng blessing, kahit yung pambili lang po ng gamot ni Princess. Yan po, may epileptic symptoms. Epileptic symptoms po, ang bata-bata pa po niya, 10 years old. Mayroon din po yan dyan kaming kasama. Saan? Yan din. Na? Ganun din. Yan talaga epileptic? Po epilepsy. Ah, epilepsy? Ano yun? Ano, malaki. 5 years old pa lang. 5 years old pa lang? Hindi pa nakakapagsalita. Ha? Ah? Yun ang kawawa. Ilang taon na? Ay, 5 years old? Babae rin? Yun po ang kasabayan niya lagi po. Nakapagsalita. Ah. Ako po. Sobrang kawawa pag nagkakasakit ang bata. Oo. Hindi mo alam kung sino ang tatawagin. Lalo na pag walang pera. Walang wala lahat, walang pera. Napapakapain. Oo. Mamigay pa tayo. Diyan kasi nadidepress yung mga kan eh. Wala yung gusto mong to. Pero nakikita namin ang tao pag nagkakaganyan kami. Nakikita namin. Nakakatulong sa amin. Oo. Diyan sa. Hindi kami pinagawa. Tumayo ka. Kaya mo, Mary Joy, baka siya lang po yung anak mo. Kung sakali sana, pwede natin ipatingnan kay Doktora Torres. Kaso naka-schedule kasi kayo eh. Sa, may doktora na kasi. Magkano po ito? Para... Gusto mo po, kung nagpunta kami. Ano, Mary Joy, maalis na kami ha. Ah, hayaan mo, tutulungan natin yung anak mo. Baka may gusto pong tumulong sa anak po ni Mary Joy. Yan si Christine.
Isa bata pa po, 10 years old. May epileptic symptoms po. Yan po mga kalingap. Sa mga gustong mag-share ng blessing po. Yan, sana matulungan po natin. Eh, babae pa naman, batang bata. Maraming salamat. Thank you. Mag-ano tayo? Mag-apili tayo, tapos tayo ang naani, tayo ang bubunod yan. Mayroon po muna. Pagkakilala si Kuya Nelson. Maraming salamat. Salamat din, Mary Joy. Ayaw mo, babalik ako dito. Bibili ako nung ano gusto nyo laruan. Yung titi bear. Mahal nun. Sige, sige. Thank you po. Salamat, salamat. Ingat po. Sige, Mary Joy, ha? Ayun mga kalingap. Hanggang dito na lang, pauwi na po tayo. Ayun, madali sila. Shoutout po sa lahat. Shoutout kay Kuya Bal. Ate Edna, Kalingap Rab, yan po. At si Ate Ritz Vlog, mga Kalingap, pa-support din po. Maraming salamat. At shoutout din mo sa mga OFW natin dyan, mga subscriber po natin. Yan po. Yan, at sa mga hindi nag-i-skip ads, yan, maraming salamat. Yan, sa mga lahat ng viewers po natin, yan, shoutout. Yan po, mga Kalingap, sana matulungan natin yung anak ni Mary Joy, si Christine. Dati ko po siyang na-vlog nung pumunta kami dito nila Kapeso. So may nakita akong bata doon sa baba na naglaro. Pinuntahan ko po sila. Ayun, kasama po pala doon yung anak ni Mary Joy na na-vlog ko dati. Ayun, matagal na po yun eh. Isang taon na po yun mata. Sa una kong channel pa yata yun mga Kalingap. Ayun, at sana matulungan natin yung anak po niya. Nakakaawa. Batang bata po, may epileptic symptom na siya. Ayun, at sana matulungan natin po siya mga Kalingap. Eh kulang lang po sa budget. Kaya nakakaawa naman po yung bata. So ngayon mga Kalingap hanggang dito na lang. Huwag po natin kalimutan po suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Yan atin na vlogs. At shoutout po sa Ritz Angel. Yan mga Kalingap. Kay Ma'am Helen Sereno. Yan shoutout din po. Kay Ma'am Haponisa, shout out. Kay Ma'am Japinay, shout out po. Kay IT Susan, yan, June Palacio, shout out. At sa lahat po ng sponsor natin, yan, miga-miga lang shout out po sa inyo lahat. Yan, maraming salamat po sa mga mag-share pa lang ng blessing kay Christine. Yan. Yan po. At see you next vlog po mga Kalingap and God bless po sa lahat. Yan. Bye-bye. Yeah.